So yan, para dun sa mga kaugayan, sa mga ka-MG na nakabili ng MG sedes na car, no? MG sedes. Ang problema po is wala pong mudguard yung ating sasakyan, kaya ganyan po ang mangyayari. Yung mga dumi, talsik ng gulong, tatalsik yan, pupunta dyan sa body ng sasakyan. So in this case, jaran, yan po ang dumi. So kasi wala pong mud guard ang ating sasakyan. So kaya po ang solusyon, bumili po sa Shopee or Lazada, which nakabili po ako. Ayun, nandito na siya. Sensya na po sa maduming lalagyan. Ito po yung mga mud guard na nabili ko. So ikakabit po natin yan at tuturuan ko kayo kung paano. Alright? Sige. So pag nakabili po kayo ng mud guard, it comes with 4 pieces. No? 1, 2, 3, 4. Plus may mga kasama pong screws yan. So minsan malilito kayo kung saan ang para saan. Basta tatandaan nyo lang po, kapag ka mayroong screwhan dito sa bottom part, yan po ay gagamitin para sa likod, kasi meron pong tornilyo dito sa ilalim. Yan, gagamitin po natin yung tornilyo na yan para maikabit po yan. So in this case, ito pong sample, ganito po ang mangyayari dyan. Para yung talsik, hindi na siya matatalsikan. Alright, so ikakabit po natin. Yan po ang project natin ngayong araw na to. So samahan nyo ako. Malay nyo, matuto rin kayo sa pagkabit ng mud guard para makatipid kayo. So una, kailangan natin ng screwdriver. Kung maaari, yung screwdriver na gagamitin nyo, maiksi. Kasi pag mahaba, hindi siya po pwede papasok dito. Alright, so screwdriver, positive. Luluwagan natin itong screw na meron tayo dito. Tanggal na. Tapos, kabetsay is kabetsay. A few moments later.
approve. Okay na yung isa. Pagkatapos nyong maikabit, always check the quality. Check nyo kung matibay yung pagkakakapit ng mudguard dun sa flaring para masigurado natin na hindi ito matatanggal ng mabilis. Lipat naman tayo sa harap. Diyan sa harap, iisa lang yung tornilyo dyan. So, mamaya, magbubutas tayo ng portion para maikabit natin yung isang tornilyo sa itaas. Para po sa nagtatanong, yung gamit ko pong screwdriver dyan ay ratchet type. Mura lang po yan. Binili ko lang dun sa Save on Surplus. Dyan sa mga mall, meron mga 88 store. So, 88 pesos lang po yan. Medyo malabo na po ang mata ni Papa Gel, kaya most of the time, pinapakiramdaman ko na lang yung mga butas kung nasaan. Tumatama naman. Kapag mahigpit na, bubutas pa tayo ng additional dito para maikabit natin yung dalawang screw hand. Alright. So, bubutasin natin sa pamamagitan na ng screw. Isa na lang. Dahil masikip ang access, inon ko muna yung engine at pinihit ko yung gulong para magkaroon ako ng access dito. Ngayon, yung nakikita nyo na yan, binubutasan ko yan. Sinunod ko yung butas ng mudguard. Pero ano pala, nandito na siya sa bandang dulo. So, hindi tama na magbutas ako dyan. So, ang ginawa ko na lang, hindi ko na lang ikinabit yung pangatlong screw kasi yung dalawang screw ay sapat na para i-hold yung mudguard. So, hindi ko na ikinabit yan actually. Kung gusto nyo pa rin talagang kabitan ng another screw, pangatlo, I suggest na bumutas na lang kayo ng iba. Huwag nyo gamitin yung butas ng mudguard kasi ano yun, nasa gilid na talaga, so magagasgas lang yung flaring ng sasakyan. So ganun lang po ang pagkabit ng
bagong mudguard sa inyong MG Celes na car. So napakadali, gumastos lang ako ng 800 pesos para sa mudguard. Ako na nagkabit, napakasimple naman. So ulitin nyo lang yung procedure sa kabilang side ng gulong. Ayos ba? Thank you. Bye-bye.